Good morning. Medyo, ayan, makulimlim yung panahon. Medyo maambon-ambon, pero laban lang. Gagarden ako today, ayan. Kasi Christmas na. So, naglagay na ako ng Christmas light dito. Ayan, may Christmas light na tayo. Tapos, ayan, puputulan natin yung Bermuda grass natin. Ayan. Kasi medyo malago na siya. So, natapos ko na yung banda doon. Dito na tayo, ayan. Ang gamit ko lang is maganda yung itsura niya, pantay-pantay, hindi yung parang nagkakagulusin ng parang lupa. So, upitin natin yan. Tapos kahapon, kabang umuulan, nag-trim ako ng mga halaman ko. Ayan, bagong trim sila. Ayan. Sinisipag ako mag-trim at saka mag-garden pagka medyo makulimlim at maulan ang panahon. Kasi pag sobrang init ako, hirap mag-garden. Yan. Doon tayo nagsimula. Ito, tapos na. Hanggang dito. Ayan yung solar panel natin para sa Christmas light. Ayan, may Christmas light na siya. Ayan. So, ito. Tapos hanggang dito yan. Ayan. Ayan. Yung gugupitin natin Bermuda. Ayan yan. Ayan. So, dito medyo patubo pa lang. Ito, tinataniman ko pa lang ng Bermuda. Bermuda, madali lang naman kasi siyang tumubo basta maulan. Kaya saktong-sakto yung ginawa ko. Kaya nag-ano ako ngayon ng Bermuda grass kasi maulan. So, ayan. Nilagay lang natin siya dyan. Pag nauulan na siya, tutubo na siya. Tapos, ito yung ginawa ko kahapon. Kasi nalalaglag yung lupa niya sa baba. So, nagkakalat siya dito sa floor. Tinanggalan ko yung gilid, tapos inakit ko sa taas, tapos ayan, nilagyan ko ng mga bato-bato. Ayan, tinrip ko yung halaman. So, ayan yung gagawin natin ngayon, guys. Gugupitin natin yan. Hanggang sa matapos to. Makita ko sa inyo mamaya pagkatapos. Natapos ko na siyang gupitan lahat. So, guys, so, tanghali na. Gusto na ako matapos yung aking ginagawang gardening. Magluluto naman tayo ng lunch. Pinatamad ako magluto. So, ang mag-burn pa na lang. Sabinis na lang. Para mabilis lang lutuin. So, ayan, meron tayong tatlong pabina. Atin ang kamote. Ilagay ko siya sa tubig. Kasi binili ko siya kagabi. Dapat gagamitin ko na siya kagabi. Kasi lang, ayun, tinamad rin ako magluto kagabi. Hata ng tinamad. Tinamad rin ako magluto kagabi kasi may natira kaming break, ulam namin ng lunch. So, yun na lang yung pinaulam ko sa kanila. Hindi na ako nagluto. Para hindi sayang. Kasi pag nagluto ulit ako ng lunch na, ay dinner namin, tas nandun pa yung pagkain namin ng lunch. Hindi na nila makakain yun. Kaya, yun. Tsaka, pinaka main to talaga doon. Tinamad talaga ako magluto. Habang tayo ay naghihiwa, guys. So, bibigyan ko ng ulit kayo ng update regarding sa pag-uwi ng aking hubby. Diba? Kasi last video, sabi ko, hinihintay namin yung approval nung kanyang visa. Pag na-approve yung visa niya, so, book siya ng flight for October. Diba? Tapos, sabi ko, pag na-approve yung visa niya, pag dumating yung passport niya is magre-rebook siya ng flight niya ng month of September 26. Yung target niya, September 26. So, ngayon, dumating yung visa niya noong Wednesday yata yun. So, mga few days ago, dumating on Wednesday or Tuesday, dumating yung visa niya sa kanya. Papabook muna sila ng ticket. Tapos, kukuha sila ng visa. Tapos,
Pag nakakuha na nila yung visa, pwede na sila magpa-rebook ulit kung kailan nila gustong umalis. Kunyari, kung gusto nila medyo earlier or gusto nila mas later pa. Basta pwede. Tapos, ayun na nga, guys. So, ano na, approved na si Javi. Nakabook na siya ng ticket. September 26 yung dating niya dito. From Australia to Philippines. So, dapat 8 hours pala. Pero, this time, kasi kailangan niyang umano, kailangan niyang pumunta ng Melbourne. So, dun siya magagaling sa Melbourne. Tapos, tsaka siya pa-fly papuntang Philippines, which is mas malayo. 11 hours travel from Melbourne to Philippines. Diba? So sad. But anyway, yun talaga ang life kasi gusto niya pumunta dito kasi syempre mag-Christmas na, mag-isa siya doon. Nakamalungkot naman, diba? So dito na gusto niya mag-Christmas dito. Tsaka si Harry kasi guys, mas gusto niya dito sa Pilipinas kaysa doon siya sa Australia. Mas gusto niya dito. So yun yung update para kay Javi. Tapos, mag-i-stay si Javi dito hanggang next year na pakuha kami ng visa extension. Kasi 3 months yung visa niya dito eh. So, after 3 months or before mag 3 months, pakuha kami ng visa extension niya. Ha? Okay lang. Ano? Kaya ako konti. Konti? Alam mong bawal sa'yo yun ha? Ako din. Sige, konti lang ha? Pero, subukan mo pakainin ang kanin niya mga yan, guys. Diyos ko. Ulam. Yung ulam na matino. Wala. Paulamin mo ng toyo at mantika, guys. Okay pa sa kanila yun. Pero, paulamin mo sila ng manok, baboy, o kaya ng ano. Diba ko ba dyan sa mga... Guys, so magluluto na tayo ng ating sardinas with kamote. Dahon ng kamote. Medyo nabisi kasi ako sa aking garden, kaya ayan, yung luto natin, medyo wait na. No? Tapos mamaya yung gabi, yung plano ko is yung, ito, atay. Meron akong dinedefrost na atay dito. Yung plano ko, dami mamaya yung gabi, sana hindi ako tamarin magluto. No? Ganun lang, diba? Madali ang luto pagka tinatamad si Mami magluto. Ganyan lang tayo. Tamang sardinas-sardinas lang. Tapos ano lang. Sabisa, prito-prito, ganyan. Ito. Noodle-doodle. Ganon. So, ganun-ganun lang tayo, guys. So, yun. Mag-garden ako, guys. Meron akong nakitang higa dun sa may posting. So, tinanong ko yung mga kapatid ko tsaka yung mama ko kung higarin daw yung avocado. Sayang naman sa avocado, no? Sabi nila, higarin daw yun. So, gagawin ko. Tatanggalin ko na lang. Ayun, guys, oh. Ayun. Sayang naman yung avocado. Pero kasi, pag lumaki siya, tapos dumami yung higad niya, papasok na siya sa loob ng bahay namin, no? So, hindi na lang. Huwag na lang tayo mag-avocado. Tapos, ayan guys, yung ating bagong mga ano, bagong tubo, mga kamatis. Ayan siya, guys. Ito, hindi ko alam kung ano to, guys. Pero, alam ko kasi nilagay namin dito, kamatis lang. Pero, ito lang na yung tumubo, oh. Ganito yung mukhang kamatis. Ah, okay. So, ganito lang itsura niya, no. Tapos, pag lumaki na pala siya, magiging ganito yung dahon niya. Ganun pala yun. Okay, so yan. Tapos ito guys, kinuha ko sa garden kahapon. Ayan. Kinuha ko sa garden kahapon doon sa labas. Lagay ko siya dyan sa paso kasi ilalagay ko siya sa loob ng bahay. May dalawa pa yan. May dalawa pa yan siya. Ayan o. Oh. Ayan. So ito yung isa. Actually, yan. Basurahan yan dati. So, hindi na siya ginagamit. Ginawa ko na siyang paso. Tapos, ito yung isa, guys. Oh. Ayan yung isa. Oh. Ayan. Ito siya. Diba? Para meron tayong mga halaman sa loob ng bahay. Kasi, masyadong ano, mas masaya pa rin pag may halaman talaga. Ito na natin yung ating niluluto. Hindi pa siya luto, guys.
Ayan, oh. Hindi pa siya kumukulo. Kailangan nating pakuluin. Para hindi siya madaling mapanis. Tsaka para siguradong lutong-luto talaga, no? So, yan. Mainit pa rin, guys. So, ano kaya ako mag-trim neto? Matatapos ko kaya baka tumubo na lang yung na-trim ko. Hindi ko pa na-trim yung kalabas. Guys, kakain na tayo. So, sa dining kami kakain ngayon. Kasi ayaw nila dun sa labas sa maliit na table kasi mainit on. So, dito lang kami sa dining, no? And then kayo, guys. Kain tayo. Ayan, guys. Tapos na tayo kumain. Akit na tayo sa taas. Puntahan ko na yung kapatid ko na kasama nung aking baby boy. Kasi para siya naman yung kumain. Kasi kami pwede magsabay. Kasi makulit yung baby ko pag nasa kainan malikot. Tingnan natin kung gising sila. Magulit. Pareho silang tulog. Ang sarap. Ang lamig. Ang lamig. Ang sarap matulog. Ayan. Bulag na sila pareho. Bukas tayo ng pinto para maliwanag. Hapon na, hindi pa ako tapos mag-garden. Yung baby ko busy, tingnan mo. Oh. Ano yung baby ko? Oh. Wow, busy mo baby mo. Na-play play man yan. Tapos hindi na ako nakagalaw kasi nanood na kami ng ano, yan, mga zombie-zombie pinanonood namin. Luto muna tayo ng merienda kasi nagugutom na kami. Ako pala, nagutom ako kakanood. Okay guys, so ito gabi na. Hindi na ako makatapos mag-garden kasi uminit na siya, tinamad na ako. So siguro bukas na lang ulit tayo mag-garden. Samahan niyo ako. Yan muna tayo guys for the day. I love you.